ang laman ng handbag ng isang Emirates Cabin Crew? Yan ang malalaman natin ngayon. My name is May Maurice. Ako naman si Neville, and we're sisters. In our channel, we talk about our jobs, our careers as a flight attendant, as a business consultant, and so much more. If you're interested to learning more about it, please click like, hit subscribe, and also hit that notification bell. As you all know, yung ate ko dito is a flight attendant of Emirates for 12 years. 12 years and hindi ko alam ano laman ng handbag niya. So yan yung malalaman natin ngayon. So nakikita ko ngayon, may dala-dala kang dalawa. Okay. Bakit dalawa? Dalawa ba ginagamit mo? Isa lang ang ginagamit ko. In our wardrobe episode, pinakita ko kung ano yung mga ginagamit ko sa flight. One of those is the handbag. Si Emirates, nag-i-issue talaga siya sa amin ng handbag. And pinapalitan niya yon every now and then. Okay. So may mga newer models na lumalabas palagi. This is the older model, and this one naman is the newer model. Bakit mas gusto mo itong gamitin? Kasi sturdy siya. Gusto mo yung tumatayo na bag, diba? Oo, gusto ko kasi pag tinabi mo yung dalawa, mas malaki talaga siya. Mas marami kang mailalagay. Hmm. And then, tumatayo siya pag nilalagay mo siya sa hard surface. Yes. And also, binigay ito ng very close friend ko si Karen. Minention ko rin yan sa previous video. So, may sentimental value din siya. Kaya ko ito ginagamit. This one, I don't really use this one. Okay. Are you allowed to use these handbags outside aside from work? Hindi. Hindi pwede. Makita niyo ako, nagagawin ako sa red bag. Papuntang mall, no? Tapos yung mga Emirates coming. Ito, you're only allowed to use this while you're on duty. Paano kung hindi mo alam na ginamit ko? Man, girlfriend mo ba yun? Warning? Ewan ko sa'yo. This is a very nice bag, pero hindi yan yung i-review natin. So you can, ano na, pwede mo na itabi yan. Okay. So ngayon, ang mangyayari, we will have a What's in My Cabin Crew handbag episode. So ako yung maghahawak ng bag. Okay. Bubunot ako ng mga gamit, tapos explain mo kung ano. Yes. Okay? So, ready ka na? I'm ready. Wala bang mga ano dito na masyashock yung mga viewers or si mama? Sana wala. Before we go inside, let's explore the exterior muna. Alright. Ikaw mag-explain. Okay. Yung... What I really like about this, again, yung size niya because it is spacious enough na marami kang mailalagay. Alam mo naman pag babae, di ba? Talagang dadalhin mo yung buong bahay. Baka ikaw lang yun. Hindi ikaw, hindi ganun. Ganun din. So gusto ko siya kasi spacious talaga. Ano ba yung brand nito, no? Yeah, parang ang sure. Ganda niya. Oo. Di ba LV to? I'm not really sure. But yes, sa bag na to, nag-brand na talaga si Emirates. So there's the Emirates name and also its logo. With this sling, I like it because it's thick enough para kahit mahabang lakaran talaga yan, hindi sasakit yung balikat mo kasi it's thick enough. Usually, pag maninipis, doon talaga sasakit. So, this is nice. This also has a strap na ma-adjust mo. So, depende sa height mo kung matangkad ka or pitit. Yung closure naman niya, you just have to lift this up and then that's it. Wala siyang main zipper talaga. So, you really have to be careful na hindi mag-spill yung mga gamit mo. But usually, nasi-secure naman siya ng maayos. Unless marami ka talagang nilagay sa bag mo, hindi mo na maisasara. Pero magugustuhan din yung lola natin. Gusto niya din yung red eh. Gusto niya ng red tapos nakakata yung bag. Yes. Let's see what's inside. Ako yung magbubunot ng gamit mo ha, tapos explain mo lang. So, yeah! Tignan mo yung gamit niya! Tignan natin, baka nakakahiya. Ang dami, no? Grabe nga, spacious na talaga siya. So, makikita niyo, it has two main compartments. Ayan. And then, sa gitna naman, may zipped compartment. On the side, again, merong zipper. And then, mga little, ano lang, pockets. Okay. Ano may usually nilalagay mo dito? Yung valuables lang talaga? Or yung pwede lang hugutin during the flight? All my valuables I put here. Lahat talaga. So, let's start. Dito muna tayo sa mga compartments bago tayo punta sa mga zipped compartments. Ayan, what's this? Okay, this is my passport holder. Yung mga documents ko nandito talaga. Makapal na ng passport. Makapal na talaga. So, isa-isahin natin. Ako yata nang bigay sa'yo yun. Hindi, ako ang nagbigay sa'yo. Binili ko to sa Bangkok. Very cheap. Paano ka bumili nun? Actually, very affordable. I got it for 150 baht. So, siguro mga 200 pesos or something like that. You can customize it. Kaya may nakalagay na may. And then you can put an airplane. So, inside are my passports. So, dito, yung expired passport ko, tsaka yung
valid pa na passport ko. The reason why I'm keeping this is yung mga visa ko, existing visa such as US visa. Ito naman sa card slots are my licenses. When you become an Emirates cabin crew, every year, kailangan mong mag-refresh ng license mo. We call it our SEP refresher exams every year. You really have to pass that para makalipad ka. So it is a requirement ng Civil Aviation Authority na kailangan mo talaga siyang ipasa. Na-feel ka na ba ever? Wala. Yeah, perfect. Every flight, you really need to bring this. Pag chinek at wala to sa'yo, hindi ka makakasama sa flight. Absent ka nun. Absent ka nun. Oh. Together with this one is my medical license. Itong medical license na to, this certifies lalo kung may mga pre-existing conditions ka. Or you're fit to fly. If you're fit to fly. For example, in my case, merong CVL, meaning na I need corrective lenses para mag-operate ng flight. For example, contact lenses or eyeglasses, kailangan so siya. So, chinecheck yun every flight if my contact lenses ka? Chinecheck siya every flight if I have my glasses. Ah, okay. Para walang reason talaga na sabihin mong hindi ako pwede magtrabaho kasi wala ako nakikita. So that one. And then of course, medical booklet, vaccination booklet. All these documents are very important. Akala ko may picture din ng kuya dyan. Ng pamilya. Pinapakita niyo ba yung passport niyo every country kung saan kayo naglalapag? Tinatatakan ba yan? Kasi kapag tinatakan yan, punong-puno na yan. Every flight, during our briefing, yung pre-flight briefing namin, si Emirates nagbibigay siya ng isang form kung saan nakasulat lahat ng crew doon. Mm. Okay? So, binibigay yun sa purser or yung manager namin. And then, that manager, pag darating kami sa bansang pupuntuhan namin, pinapakita niya yung form na yun. So, doon na lang nagbe-base yung immigration para hindi na kami kailangan tatakan. But there are some countries na nagtatatak talaga. Like for us, Filipinos, sinatatakan talaga yung passport. Kaya punuto ng German na stuff. Uy, parang daming notebook. Isa lang o. Ano ito? Okay. Fly high! Alright, this is my flight attendant planner. During our pre-flight briefing kasi, pumapasok yung captain, nagsasabi siya how long the flying time is. Tapos marami kami. In our flight, usually 16 crew or 18 crew, depende sa aircraft na nililipad mo. So, I really write things down para naaalala ko kasi sa kakalipad mo, ubos na oxygen mo. Kulang ka na sa oxygen. Kahit tanungin mo ko, saan ako galing kahapon, di ko na maaalala. Ako, mahilig talaga akong magsulat. Some crew, they just write it na post-it notes, nilalagay nila sa bulsa nila. But for me and a good number of crew, sinusulat talaga nila sa notebook. Apart from the fact that you get to compile it, it sort of becomes a memory. Yeah, a memory, you know, kung saan ka pumunta, sino yung mga nakalipad mo. Yeah. One interesting fact, guys, is that this planner is a product of Ate Karen and Kuya Marvin. So they launched this, I guess, on 2017, right? Bakit mo ba ito ginawa? Bakit hindi ka nalang bumili dun sa labas or whatever? Bakit gumawa ka talaga ng ganito? I really like writing everything para pag-memory nga siya. And in the market, wala kaming nakita talaga that fits kung ano talaga yung need ng isang cabin crew. So, this is why we customized our own. Wow! Can you show us a little bit of what's so, inside? Kung ano yung laman, as an example, is yung flight layout mo. So, dito, nilalagay mo kung ano yung code, saan ka pupunta, anong date, sino yung mga kapitan mo, sino yung mga seniors mo, sino yung mga crew na kalipad mo. And also, there's a space para mailagay mo yung baggage tag. Alam mo yung pag nagbabiyahe ka, di ba, may piniprint sila. So, nilalagay ko dito as remembrance. Wow, parang ano talaga siya, memory! And then, I also put kung how long the flight is, kung libre yung wifi, kung yung duty free ba ay maganda or hindi, kamusta yung hotel. So, I pretty much write everything para on my next flight, say for example, I flew to Paris. 6 months later, lumipad ulit ako sa Paris. So, I just open, I look for it. Wake up call that time was 15:40. Pick-up time was this and this. So, at least may reference na ako. And it really helps. It really helps. So, grabe talaga siya. Naka-record lahat. Lahat ng conversation niya, naalala niya yun. So, ayan. Ano naman to? Makeup kit na naman ba? Yung makeup kit ko is always in my cabin bag. So, ito, wala lang. Yun yung mga abubots. Ito yung mga abubots. Parang marami yata yung laman nito, so we'll do it quickly. Ano okay. Ito? Nail polish. So, OPI, yung gamit ko, I love OPI. Yung color naman niya is Step Right Up. Wow. The best. Parang nude-ish, natural-ish look yung color niya. Saan ka naglalagay niyan pag nakalimutan mo, if ever? Something. Naglalagay. Ayan. Okay. Sunny! I always bring two lipsticks with me. Isa yung nasa jacket ko and then this one is an extra nilalagay ko sa handbag in case mawala. Oo.
Ito naman. Of course, for my lips and for my nails kasi minsan nagda-dry talaga. So, Lucas Popo. Popo! She knows na. Ano to? Right. Name badge. Wala lang. Hindi ko alam ba't nandiyan. Ito naman, Panadol. Yes. Titang-tita, may Panadol pain reliever. Ayan, ang daming ball pen. Ano yes. ba yan? Ito, pen-ten pens ko. Usually, nagle-label ako. Halimbawa, ako yung in charge sa kusina. Tapos, kailangan ko mag-break kasi mahaba yung flight. So, I put notes, nilalagay ko para alam ng group so that it helps them, you know, to find where the items are. So, ito ginagamit. Totoo talaga, no? Pag malaman mo yung kung ano yung laman ng bag ng isang tao, parang malalaman mo din kung ano yung personality niya. So, guys, ano tingin niyo personality ni ate? Come see. Ito naman, what's this? Okay, sinabi ko kanina, kailangan ko ng glasses. I'm nearsighted, so I always bring a spare of contact lenses. Ito! Kasi minsan, halimbawa, hindi nagsistick talaga yung post-it notes, yung ginagamit ko, tape, para talaga walang reason na hindi mahanap yung item. Sa mga pusong nag-break, kailangan tape. Band-aid. yun lang yung laman yung yes. kit niya, guys. Hindi naman masyadong marami. So, yan. Ano naman ito? Oh, of course, alcohol. Kailangan talaga nating maglagay ng alcohol. Grabe, tingnan nyo guys, kahit alcohol, may level. Baka mapagkama lang perfume. Yun yung laman ng dalawang big compartments niya. Dito naman tayo sa side pocket. Okay. Wow! Tita, essential oil. Okay, I have an essential oil. Si Mama ang nag-suggest nito. Peppermint! Para daw pag antok na ako, ayan, roll on yan. So, lagay para mo lang. Matulog na. Lagay mo dito, dito, sa ulo, ayan. Itong dito. Doterra, ayan. Dahil kay Mama to, okay. Ito naman, the very famous oil-based perfume. Kasi the last thing I really want when I travel is to have a very heavy bag. Kahit alam kong gusto kong ilagay lahat, pero gusto ko na everything has to be, you know, in small containers. So this one really fits my lifestyle because oil-based perfume, it lasts long and then sobrang posh din tignan. Kahit hindi ka na maligo, nandiyan pa rin yung oil. Sino nagsabi niya? Ligo lang! Ito naman, nakatagami. Ilamas mo kasi wala na tayong gamit doon. Merong stock ng mga coffee talaga on board. Pero naglalagay ako just in case. Oh, yeah. For me, and ikaw din, di ba? We only drink black coffee. So... For diet reasons. Ano, bakit ka may padlock? Ako may padlock talaga ako. Pinapadlock mo ba to? Hindi ko pinapadlock yan. Pero yung itong zip compartment na to, this is where I put my money. So, mahirap na, di ba? Okay, pinapadlock ko talaga. Ito! Yes! Coffee lover! Okay. Buy 9 and get 1 free. In our main building, may coffee shop doon. Usually, lalo pag mga madaling araw, 3 a.m. yung flight mo, tapos, or 1 a.m. in the morning, nang narag ka talaga. So, I usually stop by and buy coffee. Ginagawa mo energy drink. Yes! Tipid dip! O tipid dip to, di ba? O mag-collect na ng stamps, may libreng kape ka. Ito naman. Oh, attached siya pala. Yes, attached okay. mirror. Okay lang may mirror kasi red lipstick pa naman yung nilalagay. Tapos pag giti mo pala, puro red na. So, yun ang laman ng pockets niya, guys. Okay. So, dito naman, ito pa pala. This is a Pokify, guys. Pokify. Yes, yung Pokify na to, power. This is amazing. Pokify is a pocket Wi-Fi. So, you can bring this anywhere and it works in most countries. Kailangan mo lang mag-load like $15 or something like kasi I really find this useful kasi halimbawa, lalabas ka on the country na pinuntahan mo. Hindi mo na kailangan bumili ng SIM card because of this. Smart tip. So, let's go into the zipper compartments naman. So, first compartment. Yes. Sewing kit. Parang ako chocolate. Oo. Hindi pwedeng matanggalan ng botones doon. Yeah. Ito naman. What's this? Okay. Spare buttons. Minsan na tatamaan yung mga botones na tatanggal. So, para meron akong extra talaga pampalit. This one. Laging handa. Emergency kit. Laging handa. So, ano guys, ano tingin yung personality ni ate? Sabihin nyo nga ako kasi parang ano na to. In fairness, konti lang yung laman sa unang zipper. Dito naman tayo sa valuables niya. Okay. The famous, yung gusto-gusto kong wallet, kinakantahan ko siya lagi nito. Yung LV Zoe wallet niya. Yes. This was one of my great decisions in life. Nung bumili ng maliit na wallet because it doesn't really take so much space in my bag. Mm-hmm.
perfect sa'yo. And the other naman to, okay, another bag. It's another pouch, my money pouch. So, yung planner na pinakita ko sa'yo, this one, I also bring some of these on board. So, some crew, pag nakita nila, they get interested, so they buy it from me. Yung benta, nilalagay ko dito. Hustle hard, queen! Business tip, your personal money must be separate with your business money. Yan. Kasi mahirap nang magastos, di ba? May mga business partner pa. Oh, bakit may envelope to? Ayan. So, on our previous cabin crew wardrobe episode, sinabi ko that on board, we sell duty-free. Whatever grade you are, economy ka ba, business class, or first class, then you're given a pouch. So, meron kang cash pouch kung saan yun yung gagamitin mong panukli pag may bibili. So, they give you 500 dirhams or around 7,000 pesos. Yun yung panukli mo. May bag to eh. Hindi ko nilalagay. Hiniiwalay ko. Tapos, pinapasok ko talaga siya dito. Just to make sure na safe. Prevention is better than cure. Regrets. Cure. So, yeah. So, that's it. So, ito, Ate. Gusto ko talaga yung bag mo. Tsaka yung lamba, yung how you were so organized. So, guys, if you really liked it too, please hit like and comment below what you think sa pagka-organize ni Ate. Ate, you know, sa pag-open namin sa handbag mo, I learned two important things. Okay. One is... Wow, may natutunan. Very good. One is precaution. Yung safety ng mga valuables mo. May lock ka pa nga eh, diba? So you really value what is important for you. So number two naman is organization. Nakita niyo guys, yung mga loose items niya, nilalagay niya talaga sa mga compartments. And she's really, really organized. And also, what's really amazing is how she records her flights through the Fly High Planner, diba? Kasi when you're a flight attendant, you don't really have a routine, kung ano oras, sino kasama mo. So it's really good that you record everything. Mm-hmm. I learned a lot. May lesson ako. May natutunan sa bag lang yan, ha? Nag-bag na ako, guys. So finally, after 12 years of flying niya, nakita ko na din kung ano yung laman ng handbag niya. So guys, if you really like what was inside, please hit like. And also to those cabin crew or my girlfriend, my boyfriend, the cabin crew, sisters, brothers, this is a perfect gift as well. Nagsiship kayo all over the world. Yes, so ano na globally? Yes, asan countries na ba yung napadala niya? We have shipped to Qatar, to Oman, to Australia, to UK. Marami na. So this one is made by a flight attendant for a flight attendant. Wow! Produktong Pilipino. Yes. So how can they order this one? So we have a website. We'll put the link here para at least makita lang. In case they're also interested. Kahit hindi ka flight attendant, kahit na nagpa-fly ka lang, traveler ka, parang frequent traveler ka, I think you can... No. This one is really made for flight attendants. Okay. Which is good. Yeah. Kung meron kayong gustong pagbigyan, let us know. Yes. Or mag-giveaway na lang tayo one of these days. Yes. So there guys, my cabin crew handbag. Yan na talagang minasaker ni MM. Niransak talaga yung bag. On our next upcoming videos, we will also be covering what's inside my cabin bag. Ito yung bag na medium size na dinadala ko din every flight together with my handbag. And then we'll also make a video on how I pack my suitcase. Ito naman yung malaki kung saan dinadala ko siya when I sleep and stay in another country. That's so exciting. Yeah, so make sure that you get notified on our upcoming videos by subscribing and also hitting that notification bell. We'll see you again on our next episode. Bye!